So, ang problema ulit nito, sa mga hindi nakapanood, pag sinaksak, naka-on siya palagi. Kahit na hindi on yung switch. Guys, kamusta? Update lang dito sa ano natin sa initan ng tubig o itong electric kettle, yung Scarlett. Yung upload natin nakaraan. So, ang problema ulit nito, sa mga hindi nakapanood, pag sinaksak, naka-on siya palagi. Kahit na hindi on yung switch. So, pakita natin. Ito yung problema niya. Ayan. Pag sinaksak siya, yun, may ilaw na kagad, tapos umiinit na. Patayin natin yung ilaw para makita, yun o. So, umiinit na siya. Hindi ko pa ino-on. Kahit i-off mo, umiinit siya. So, ugutin na natin. Yan o. Inugot na natin. O ngayon, dumating na yung Shopee natin. Sa Shopee, nakabili tayo ng 60 pesos na dalawa nito. Yung switch. Ayan. So ngayon, titignan natin kung tama ba yung nabili natin, kung kapares ba. Baklasin natin to. Tapos kabit natin kung magiging okay na rin siya. So ulitin lang natin. Tulad dun sa video natin. Mahinit pa. Bilis sa minute. So, tungkabi natin ulit to. Lid. Then, tanggalin natin to. Tornilyo. Kabila. Kita ba? Kita. Okay. Natin to. Then, yung sa ilalim, tulad dun sa isang video natin, kung paano natin binaklas. Sana tama yung nabili natin. Kasi kung hindi, sayang pera. So, yun na. Ito yung mahalaga. Huwag kakalimutan to. Yung stopper dito ng steam. Yan. So, ito tanggalin natin. Nila lang natin pa ganun. So, ito na siya. Yung switch. Yung. So, ito yung nabili natin. Yun. Tumama. Tumama yung nabili natin. Alright. Okay. So, baklasin na natin ito. Isang tornilyo lang. Tanggalin yung wire. Ayan. Pati na natin. Ayan. So, balik na natin to. Ayan. Pakita natin na mabilis. Kasi ang nangyayari dito sa isang switch, lagi lang siya nakakontakt. Dahil nga sira na yung plastic, tulad nung pinakita ko dun sa video, ito. Video na isang video natin, yun o, yung contact dun sa loob. So, lagi siya nakakontakt. Yung plastic dun kasi tunaw na. Yan. O kaya nangyayari, kahit bumaba siya, hindi niya na naitutulak yung copper na contact point dun. Hindi na siya nag-o-open, so lagi siyang close. Laging dumadali yung kuryente. So, ganun lang kasimple yung explanation. Kung gagamitan mo nito, so kung gagamitan natin ng tester, beep sound, so ibig sabihin continuity, check natin tong sira, dapat tutunog to. Yun. So kahit i-open mo, i-close, tumutunog. Yan o. Pero ito, dapat hindi ito tutunog pagka inopen natin. Yan. Yan. So, hindi siya tumutunog. Ibig sabihin, naka-open yan.
Yan, pag nakababa, wala dapat ilaw to. Close natin. So, naka-on. Yan. Tutunog dapat. Yun. So, good to. Good yung nabili natin na switch. Ngayon, kabitan natin to. Yan. Siguraduhin nyo na mahigpit ah. Kasi pagka po may mga naglulus dyan, pagmumulan syempre ng high ampere, baka masunog. Yan. So ito masikip na. Kabit lang natin ulit dyan. Then, ito nakahook lang to. Yan. Nakahook lang sa dyan. Okay. Oops, makalimutan na naman natin yung may wagang tornilyo pala. Yan. So, lagyan natin itong mas bago na tornilyo. Yung walang kalawang. Tornilyo lang natin ulit. Yan. Wag sobrang higpit kasi plastic lang yan. Malulose thread. Yan. Saktong-sakto yung nabili natin. Then ito, yung stopper ng steam. Ganyan yung pwesto niya. Yan. Para yung steam dito, hindi makapasok sa switch. Okay. Then pasok na natin tong pinaka cover. Yun. So, okay. Nakalapat na lahat. Lagyan na natin ulit yung mga tornilyo. Ayan. Tatlo lang naman yung tornilyo. Ayan. Tapos yung isa dito sa ilalim. Yun, sakto yung pit lang. Plastic yan. Ang bilis malose thread. Then yung lid. Pasok nyo lang muna yung isa. Hanggang pumasok doon sa pinakabutas. Yan. Then, saka nyo sulak to. Okay. Kung yung testing natin ulit. Dapat pagka sinaksak natin to, wala muna siyang ilaw dahil naka-off. Yan. Off yung baba. Saksak natin. Yan. Wala na siyang ilaw. Patayin natin yung ilaw ng cellphone. Yun. So, wala na. Ngayon, dapat pagkainon ko to, magka-ilaw na siya. Yun. Then, off natin. Okay. So, ngayon naman, testing natin kung mag-automatic siya. Lagyan natin ng tubig. Ayan, konting-konti lang nilagay natin para mabilis kumulo. Tingnan lang natin kung mag-automatic. So, on na natin. Tingnan natin yung ilaw nito. Yun. Kumukulo na siya kung naririnig nyo. Kumukulo na. Tingnan natin ulit yung ilaw. So, dapat to mag-automatic na off. Dapat bababa yan. Tiyan natin yung ilaw muna para makita nyo. Ayun. Iilaw yung indicator na naka-on. Ayan na. Kumukulo na siya. Dapat mag-click. Yun. Okay. So, nag-auto-off na siya. Good. Okay po. Sana nakatulong tong sobrang ikling video natin sa mga may ganitong klaseng problema.
Maraming salamat po. Ingat po sa lahat. God bless. May subscribe po. Thank you.